kung saan po kayo lahat. Ito, ngayon lang po nakapag-live. Gawa nga ng mga ilang araw, masyadong busy. Masyado kaming busy dito sa UK. So ngayon, ako lang po ang lalabas mag-isa. At may bibili lang po ako. This lady. No. Nakakaano kasi kanina kasi kulay green. Kulay green kanina, biglang tumawid, biglang umano yung sasakyan. Kaya nang nahirap yung tatawid ka kahit nag-signal na ba na stop, diretso pa rin yung sasakyan. Kaya minsan talaga i-stop talaga yung sasakyan bago ka tumawid. Kasi may marami din kasi dito mga recrees kung mag-drive. Wala silang pakundangan. Buti hindi ka agad ako tumawid. Kundi nasagasaan ako. Ang bilis pa naman ng takbo ng babae. Yun. Bilis ang takbo. Hindi siya tumitingin. Ingot-ingot. Yung sinenyasan ko nga siya. Medyo ano siya. Nakakaano, diba? Hello po. Hello po, Ate Melina. Kumusta na po kayo dyan? Ito po ang MadamHikaw. Nagbabalik po kasi medyo busy kami mga ilang araw. So ngayon, medyo mahangin. Kumusta na po ang San Pablo, Laguna? Nakakaano yung ano yung dito pupunta ako ngayon ng Dolphin para bumili na ang tatalin na ako. Yan. Bibili ako ng medyas. Ano ba yung medyas na yan? Hindi na ako makabili ng medyas. Ito. Hello, Ate Mila. Kamusta na po ang Marikina? Tinan nyo ang ganda-ganda ng ulap dito. Sobrang ganda ng ulap. Tinan nyo. Iba yung ulap dito, oh. Tinan nyo. Look, ang ganda, oh. See? Yan. Ito, punta ako ng ano, ng Dolphin again. Dito na ako dadanay. Ako dumaan doon kasi may mga sasakyan. Ito. Kumusta na kayo dyan? Hello din. Ngayon lang nakapag-live. Gawa nga na masyadong busy. Yung mga nakarang araw. Kasi yung Friday, naghanda kasi ako. Yung pinagluto ako ng kibigaw ko rito. Parang nga ambon. Yung konting salo-salo. Nakapagod nga eh. Kasi yung Thursday, grabe din yung trabaho namin. Nagpalit kami ng carpet. Buong bahay, pinagitan. Kaya nakakapagod. Kaya afternoon, magbuhat-buhat. Siyempre, para kang naglipat bahay. Bubuhatin mo ba lahat? Ilan lang kami, si Mami, si Peter, ako. Yung buti, bumunta doon si Andy. Yung para magbuhat lang ng ano, ng yung mga upuan. Kasi mabibigat yung upuan nila, Mami, doon. Yung mga leather set nila. Sobrang bigat. Kagandahan nga lang doon sa may leather set nila. Para siyang ano, para kang yung business ka sa ano, sa aeroplano. Automatic. Pipindutin mo na siya, mag-ano na siya, mag-elevate na siya, ganyan. Ang ganda niya. Tagal na lang binili yung mga last 2 years ago pa. Yun. Ha, pahinga din minsan. Oo nga eh. Ito, may mga nakarang di ako nagpahinga. Gawa nga na kailangan ko kasi na mag-ano sa dito sa YouTube. Di na nga, di ko pa nga na da-download yung mga video na mga pinaggagawa ko eh. Kasi nga ito nga, dami nga ginagawa. Kaya ngayon kapag lumabas din kami pero bumalik din kagad ako kasi gawa nga ng kahit umuulan maraming tao, haba pa ng pila. Ngayon sana makabili ko ng medyas kasi
yung medyas namin dito, butas-butas na kasi nga yung mga dala lang namin damit, pang one week lang pa na damit na dinala namin dito sa UP. Kasi akala namin makakabalik agad kami after ng 2 weeks. Hindi rin kami nakabalik kasi nga nag-lockdown sa Saudi. At isa pa, yun nga, nag-start na nga yung pandemic na nga, diba? Yun, kaya kami dito. Kaya ilan-ilan lang yung mga damit na dala ko. Ang hirap para mamili ng damit dito kasi sarado yung mga bilihan ng mga damit din. Kaya pinagtsaga ako na rin bumili dito sa Sainsbury's yung mga damit. Magaganda naman. Kaya lang, no choice ka yung gusto mo mang bilhin. Hindi mo mabili. Gawa nga ng... Iyon lang kasi yung open. Kaya pili ka lang kung ano yung maganda. Kaya yun yung ginawa ko. Hello, John Michael Kison. Kumusta ka na dyan? Ito. Follow mo ako sa ano ha? Sa YouTube ko. Panoodin mo lahat yung mga video ko, please. Yun lang. Meron ka bang YouTube? Para panoodin ko yung YouTube na mga yung mga ginagawa mo rin. Yun. Yun lang. Tapos, buti walang ganong tao dito. Yun. Okay ba yung kulay na buhok ko? Kulay kasi yung buhok yung bagong kulay. Okay naman, okay. Buti naman. Nagiging okay na yata dyan na sa ano. Gusto ko nang umuwi dyan sa Pinas eh. Kaya lang, hindi pa kasi pwede. Lalo na ngayon, pag umuwi naman din ako. Quarantine 14 days, di ba? Hindi pa rin open sa Saudi. Lockdown pa rin dun yung airport dun. Kaya, di pa namin alam. Baka magtagal pa kami dito sa UK. Ulit nakapag-ayos ng maayos kasi yung mga nakaraan araw kasi nakakapagod. Ang dami kasing ginagawa. Minsan nakakawalan na rin ng pagkakapagod na ba. Gusto ko yung lagi din nakaayos. Thank you ah. Oo nga. Kailangan pa travel pass. Oo nga. Yun na nga eh. Uwi pa. Siyempre gusto ko din na umuwi ng Pangasinan pati sa Batangas. So kailangan marami pang hasikasuhin, di ba? Kaya para tuloy na ano, muwi o urusulong ba na ano. Hindi naman, pero gusto ko talaga muwi. Isa pa, hindi ko pa rin alam kung ano yung mangyayari sa graduation ni Justin. Di ba? Pero meron ngayon silang pictorial, may school year sila. Pero yung graduation ba, hindi ko alam kung kailan. Siyempre, bilang magulang, ha, fraud ka, di ba? Gagraduate yung anak mo sa college, yung panganay, di ba? Di ba? Very, ano yun, ang ganda-ganda. Nakaka, ano ba? Uy. Yun, meron dun, ano. Dito tayo. Walang ganong pila dun, no. Bibili ko ng grapes. Kasi favorite ko to, eh. Oo nga, bakit ka? Hindi, dito naman kasi, depende kasi kung gusto mo mag-mask dito. Pwede kang mag-mask, pwede kang hindi. Kaya lang kasi, pagkasama ko si mami, pag maraming crowded ba, nagmamask ako kapag ano, pag sa bus. Kasi, unang-una kasi, hindi naman sa pagana. Kasi dito kasi, halimbawa pag Asian ka or something like that, tapos sila hindi nakamask, ikaw nakamask. Ayoko lang kasi, iiwan ko kasi, sorry kung halimbawang ito yung sasabihin ko. Sandali lang, kukuwala ako ng pera para bumili ng sausage. Kasi gusto kong bumili ng sausage. Yan, may mga pila dito. So ngayon, dito ako. Dito. Wala yata pila. Hi! A sausage roll, please. 2 pieces and 1 cup of coffee. Yes, please. Only like that. Americano, please. Thank you. Ayun na. Dito ako. Doon ako upo muna. Ayun na nga, sayang nga, hindi ako nakapunta. Kaya nga. Yes, please.
Siya nga, galan, nabubulo tuloy ako. Kasi mga, dito kasi mga nagtitinda dito, mga bata pa, yung mga nag-aaral pa. Kaya, mas ano dito yung mas okay dito. Thank you. Yan. Medyo, dito kasi yung kagandaan dito sa UK. Pag halimbawa, 15 years old ka, kahit nag-aaral ka, binibigyan ka nila ng chance para mag-work. Maganda pa yung ano nila. Thank you. Maganda pa yung ano nila, yung tawag dito yung binibigay sa inyong hindi ko alam kung saan ako dadaanin. Buti walang ganon tao. Minsan kasi maraming tao. So ngayon, pumuna ako doon para makakae. Ang ano dito, tignan mo oh. May mga line yung mga ano, yung kalsada dito. Kung saan ka dadaan, kung saan ka pwedeng dumaan, ganun. Madam, digo mo, nasa likod mo po. Madam, diga mo ko sa... Ikaw naman talaga. Didiga kita. Marami dito, mga magaganda mga bata pa nasa likodan. Dito tayo po. Hello. Ayan. Dito. Tawag dito, ayan ang gagawin ko. Gagato ko muna to. Eh nga, kaya kami wala ditong mas because... Ito nga itutuloy ko yung sasabihin ko, no? Dali. Ang gulo ng ano. Oh. Yung nga. Kaya kami walang mas dito. Yun naman dami rito. Papakita ko sa inyo, ah. Ay, mali. Ayan, oh. Walang mga nakano. Yung ibang mga matatanda, may mga mas din. Meron akong katabi dito na matanda. Kaya lang di ko pwedeng picturean o ano. Ayan. Dali lang, ha? Ayusin natin to. Para maganda yung makabuelo ko dito. Yan. Dali. Ayusin natin. Para habang nagko-copy ko dito sa labas. Ay. Tawag dito. Yan. Ito na nga. Ito ano ba yun? Pag nakamas ka kasi rito, tapos Asian ka pa. Ewan ko lang kasi may, syempre dito kasi may mga Pilipina din na mga strikta, may Pilipina na ano. Ako kasi ano eh, parang hiniwasan ko lang yung ma-discriminate ng mga, yung mga Europe dito, yung mga British. Kasi nga, pang maglakad ka, tas may mas ka, tas sila wala. Tapos parang sasabihin sa'yo na, oh, talagang kakausapin ka na, oh, bakit ka nakamas? Ano pinagdidirian nyo? Sa inyo nga galing ang virus. Ganun ba? Ganun sila. Masyado silang ano. So ngayon, ayoko din. Ayoko mangyari sa akin ganun. Kasi may nakita akong ganun eh. Ayoko mangyari. Umiiwas lang ako. Siyempre dito naman kasi, mag-iingat ka rin, di ba? Mag-iingat ka rin. Kailangan 2 meters away from them. Yun. Hello, Ate SP. Thank you for watching. Oo, ganun dito. Yun. Kasi meron talaga dito galing sa may, yung sa May Bridge. Yung medyo nakaka-lockdown pa lang. Sabi na nga, oh, bakit ka naka, ano? Why are you wearing a mask? For what? Yung ganun ba? Yung ganun. Sila nga hindi eh, di ba? Parang inaano mo na yung masyado kung ano. Yung iba may nag-iingat, pero yung sabi ko nga, yung ibang mga Pilipino nga dito, masyado mga strikta, kaya syempre, ayoko din makaano. Mahirap din kasi may makasagi ka or something, ano, maganda lang yung sa'yo na lang, ganyan. Ito yung aking opinion lang. Aking opinion. Kaya wala akong mas. Pero pag sasakay ka ng bus dito, obligado kang ano gumamit ng mask dito. Hindi ka pa sasakayan kapag wala kang suot na mask. Ayun. Hello Ate SP from ano Saudi. Thank you for watching. Ingat po kayo lagi diyan ha. Si Mila, Ate Mila, oh kasi talagang dapat mag-ingat ka. Ayun, Madam, oh, asan po 'yan? Bawal dito ano. Buti hindi ka mag oh nga po gani- ano dito kasi iba. Ayan, maraming nanonood.
Yun lang. Lumabas ako kasi ilang araw na rin ako nasa bahay. So ngayon, ito na nga. Nakausap ko na rin yung mga bata sa Pinas. Kaya okay na. Yung husband ko naman, sa bahay din. Si mami nasa bahay din. Kaya eto, mag solo flight naman ako dito mag-copy. Kasi ayaw ng husband ko yung mga ganito. Ayaw niya yung nagpipila-pila, ayaw niya na ganyan. Maano kasi yung papito ko kasi, masyado siyang ano yung hot temper. May papito is hot temper. Mabuti naman, kumusta ka na daw, Lloyd? Mabuti naman, pakiregesa lang kay Kuya Lloyd. Ito. Ayun lang. Medyo maganda nga ngayong araw eh. Ito pala, oh, may bagong hikaw na naman ako. Sponsor to, may sponsor ako ng hikaw. Pero mamaya ako nasasabihin ko sino yung nagbigay ng sponsor. Kasi nga, mahirap kasing yung mga nakaang kasi dito, mahirap nga mamili ng mga hikaw. Kasi nga, yung mga accessories ko kasi nasa Saudi lahat. Wala naman akong accessories dito dala. Kasi nga, gawa nga ng dapat 2 weeks lang talaga kami dito sa UK. Kasi may meeting lang yung husband ko. At para bisitahin na rin si mami. Yun nga, nagkataon na lockdown. Pero I'm very thankful kay God na dito kami na lockdown sa Saudi para tawag dito, para may kasama si mami. Kasi si mami kasi mag-i 85 years old na. Pero hindi naman siya, ano, hindi naman siya halatang 85. Kasi nga, ano, masyado siyang ano, healthy. Healthy kasi mga kinakain din niya mga pagkain. Pero yung dumating yung husband ko, hindi na healthy kasi nga, ang mga niluluto ng husband ko, puro pang papataba. Katulad ko, tumataba ako yung mga luto ng husband ko. Kaya yun. Pero no choice kami kasi very tempo ang lalaki at may nagluluto. Diba? Kaya yun yun. Tara, copy tayo. Yan. Hello, Bessinella. Kamusta na? Diyan pa rin ba kayo sa Bormod? Dito ako ngayon sa Dolphin. Break tapos bili kayo ng ano ha? Gagawa ko ng skinless. Ano? Skinless, oh. Diba? Namimili ako. Mag 1,000 na yung subscriber ko, kaya kailangan i-celebrate ko yun. Celebrate natin yung bestie nila. Okay lang ba sa'yo? Celebrate natin yung 1,000 ko, 1,000 subscriber na ako. Pasado na ako kay YouTube. Kaya wa puro wala ako, puro download lang ako ng mga video. Ay, Ate Mila. Ate Mila, pwedeng panoodin niyo naman yung mga ano ko, video ko. Lahat yung panoodin niyo, please. Kasi counted yung kay YouTube yung oras ko para na magkaroon na ako ng kita. Hello, Ate Joy. Hello, ayan na. Sino to? Jason. Hello, Jason. Kamusta ka na dyan sa Dubai? Siya nga para, panoodin mo naman yung ano ko, yung mga video ko, Madam Hikaw. Pati, follow mo na rin ako sa Facebook page ko. Please, panoodin mo yung mga video ko para dumami yung watch hour ko. Kasi kailangan ko ng 4,000 hours eh. Sa YouTube para makapasado ko kay YouTube. Yan. Mapapasado ko, malapit ko nang mapasa yung subscriber ko. Ang anuin ko lang yung mga video ko. Ayun. Pinabay ko naman yung nila like ko pa. Oo, like na rin. Thank you very much. Pati like na rin. Pati paki-share na lang kung nagustuhan mo yung mga video ko, please. Ay, kumusta na, Polo? Sabi nga niyan. Oo nga, eto mabuti, nandito kami sa UK. Eto, walang magawa, ganto-ganto, araw-araw ganito. Pakain sa labas, ganyan. Bahay lang kami, ganto, minsan sa barkada. Pero kahit nandito si Peter, nagtatrabaho pa rin siya. Through call, through email. Yun, kahit nandito siya. Kaya I'm very thankful kay Lord. Very blessed talaga. Ate Mila, thank you very much. Pakasabi na rin sa mga kaibigan mo, please. Ha? Ito namang ginagawa ko yung para sa mga pangmasa. Yung mga ginagawa ko. Jason, kumusta ka na rin pala dyan sa Dubai?
Pakisabi na rin sa mga kaibigan mo ha. Napanood din naman. Supportan nyo naman ako. Please. Kaya lang di pa ako ganong kagalingan sa pag-i-edit. Kasi nga busy nga. Hindi ko pa kinakalikot lahat-lahat. Pero pag may time talaga, pag-aralin ko lahat yun. Thank you. Okay, no problem. Thank you, Ate Mila. Bakit kumusta pala kay ano kayo? Okay, Ate Baby. Bati kay Onding. Kaling. Kumusta na kayo dyan? Ingat kayo lagi dyan. Dami nga sa akin nagme-message. Hindi ko na nasasagot. Gawa nga ng... na busy kasi ako sa mga messenger, hindi ko masagot gawa nga ng syempre yung iba nagtatampo kapag hindi ko nasasagot. And then, kung alam nyo lang kung ano yung mga ginagawa kita sa araw-araw, kaya hindi ko kagad nasasagot, late ko na nasasagot, ganyan gawa nga ng maraming ginagawa. Hello Ruby, kumusta ka na yan? Kasama mo si ano, kasama mo si Maxine. Ngayon lang ako lumabas ulit, gawa nga ng ano, medyo, ano ko nga, maaraw-araw, tas medyo mahangin-hangin dito. Sayang di tayo nagkita. Oo, putala ako ng primer kasi nga, grabe yung medyas ko, medyas namin ng asbang ko talagang butas talaga. Kasi nga, laba, suot, laba, no choice, kailangan suotin, di ba, kahit butas. Oo, thank you ha, buti naman, nakasubscribe na rin si Ning. Thank you, Ate Mila. Basta panoodin nyo yung mga lahat na simula ng video ko, panoodin nyo ng panoodin, please. At paulit-ulit yung panoodin. Basta nakabukas lang ba, okay lang yun. Kasi counted pa rin yung hours. Ngayon lang ako kasi, Ruby, kahapon galing din kami dito, umuulan. Grabe ang haba ng pila. Simula dito sa pinaka, sa loob ng primer na mga pintuan. Hanggang sa labas ng entrance papuntang, alam mo yung dating post office, hanggang doon. Tapos sumilip pa ako sa may window, yung counter ang haba pa ng pila. Kaya nag-decide ako umuwi, bukas lang sabi ko. Ngayon, try kong makabili. Bahala na kung talagang mahaba pila, kailangan ko nang bumili kasi wala na akong medyas talaga, promise. Kawawa naman kami ng husband ko. Meron akong video noon, nabutas yung mga medyas namin ng husband ko, pati si mami. Yun lang. Pasensya na kayo kung di ako nakikisali sa mga chatroom ninyo kasi wala akong times doon eh, sa totoo lang. Pero ako mas ano ah, kailangan pukusan. Hindi ko kasi pwedeng pagsabayan lahat kasi siyempre may mga tawag din ako sa Pinas, kailangan kong ayusin. Meron din yung ibang mga kaibigan, mga ganun ba, mga ano, yung ganun din na lang kasi siguro kung talaga importante, iyon. Pag importante talaga, kung talaga may mga kabuluhan, dun ako. Ganun kasi, ganun talaga ako eh. Pero pag walang mga ano, hindi ano, pag importante talaga, I'm present. Suporta pa ako sa ganun. Kasi nga sabi ko nga, wala na akong time sa ganun. Baka magseselos ang asawa ko kasi sabi ko lalabas ako, punta akong Primark. Hindi niya alam kumain ako ng break. Nagkataon kasi walang pila. Kaya tawag yun, bumili ko. Ito na yung lunch ko. Kaya na akong mag-diet, tumataba na ako kasi pinapakain ako lagi ni Best Nila. Grabe yun eh. Kung magluto yun, maghanda para sa akin. Ang daming pagkain lagi sa bahay nila. Pati kaya si Marlon, luto ng luto. Kaya ako kain ng kain. Hello, Binpalik Kalo. Benbin, kumusta ka na? Tara, copy tayo. Uy, ano mo yung ano mo ha? Looking forward sa mga sa YouTube mo ha? Melvin, ano mo yan? Andyan yung pera, totoo lang. Tagay ko na kaya itong inano, nag-research ako. Wala din nagturo sa akin, nag-research lang ako ng nag-research. Kahit pa paano, nakadagdag ng kaalaman. Pwede ka magtrabaho kahit nasa bahay lang.
Yan lang, Permin. Hello, Permin. Kumusta na dyan? Ayun. Ingat kayo lagi dyan. Thank you, ma'am. Smile. Welcome always, ah. Kapag ano eh. Pati isa pa yung, kahit naman din ako, tignan mo yung video ko. Andiyo pa yung mark ng Kenny Master. Kasi wala akong time. Wala akong time na kalikutin. Basta, ang ano ko muna, makapag-aulo, ayusin ko muna. Pag-ayos na lahat, sa ako aralin lahat yan. Lahat-lahat ng technique. Pero kapag ano, ipapasa ko lahat yung mga inalalaman ko. Ganun. Basta yung sinabi ko sa'yo, yung mga sinabi ko sa'yo sa chatroom, totoo yun kasi na-discover ko yun eh. Yung sarili ko lang kasi nagbasa-basa ako ng mga comment, mga ano. Ah, ganun pala yun. Hanggang sa yun. At isa pa, pinag-pray din kay Lord yan. Pinag-pray ko kasi yun. Sabi ko, ibigyan ako ng aking talino para malaman ko ang lahat. Diba? Para magawa ko yung dapat kong gawin. Pero mahirap din kasi yun ang magmamadali. Ano lang yun? Tama lang. Kasi mga... Gawin lang natin balance lahat. Ayun. Siguro tumitingin dito sila. Kilid ako, usap ko. Ako, pag nandito asawa ko, hanggang dito yung papito ko, naku, naserbonan na ako nun. Mahila, what you doing? Ganun na naman yung husband ko. Ano kasi yun eh, stricto yung husband ko. Very stricto. Ayun. Ngayon, ayaw din niya umupo sa mga ganito. Eh ako, gusto ko kasi nga, gusto ko yung makita yung mga tao, observation. Minsan kasi nakakaalis silang tignan. Ewan ko, ganun ako eh. Gusto ko tumitingin-tingin na makita lang sila, ganun. Yung makita mo yung maingiti, iuusapan yung mga action na mga move nila. Natutuwa akong panuodin sila. Ayan. Tapos, after nito, after kong magano, mamili, bibili din ako ng paninda ko kasi kailangan kong kumita dito sa UK. Mag-lipstick ako. Diba? Uy, kumusta na pala yung ano mo, tito mo. Hope na ayos na yung living din. Yan. Mag-ano tayo dyan. Hindi na ako makapag-type pa, tawag na lang kasi ayun. Yan lang. Pagkatapos kong mag-copy, yun na ako pupunta. Sa Primark. Ngayon yung ano, ipakita ko sa inyo, guys. Tignan nyo. Yan lang. Yun na ako pupunta. Dito ka sa pool. Pag una mong punta ng UK, di ba yan? Pagpunta ka mo dito sa UK, yung mga mall dito, hindi naman ganong kagandahan din. Ibig sabihin kagandahan yung spacious, yung mga... Pero, ang pagkakaiba kasi kaya ganon yung ano nila eh, yung establishment. Gawa nga ng... Kasi nga malamig dito, kaya magkaiba yung structure ng pag-build ng building. Malamig kasi dito. Kaya more on, ano din sila, yung bricks na mga bricks ba? Eh sa ano kasi sa Saudi ang gaganda ng mga mall doon, ang lalaki, 'di ba? Lalawak. Lalaki, 'di ba? Kaya dito naman maliliit. Alam niyo bakit maliit? Kasi kaya maliit ang mga dito lang ha, dito sa part ng pula. Kasi mahal kasi ang ano, mahal kasi ang pwesto rito. Square meter, ang laki ng babayaran mo. Kaya yun ganun. Maliit lang yung mga ano, nila spacious. Kasi yung mga tax dito, yung mga, alam nyo na, sa malaki yung bahay. Kaya marami din nagsarado dito. Pero yung dami nagsarado, ito, sarado doon. Kasi nga, hindi nila ma-afford yung, tumas kasi yung, ano, yung rent ng upa rito. Iba kasi ang UK eh. UK kasi kahit maliit, mahal ng upa. Hindi katulad sa Pinas, malaki, maliit ang upa rin, di ba? Yun. Kaya yun, sabi ko, ba't ganito, ganyan. Tapos, sa Pinas, pag malaki bahay mo doon, di ba, sa kanila dito, pag alam nila malaki bahay mo doon, akala nila yung ang mayaman na mayaman ka na kasi ang laki-laki ng bahay mo, no? Pero pag dito, pag malaki bahay mo dito, eh pag maliit yung bahay mo dito,
Hindi, maliit yung bahay mo. Akala nila, mahirap ka lang. Yung ganun ba? Kasi meron kasi dito na maliit lang ang bahay. Kaya naman, tama lang ba? Tama lang yung kwarto, ilang yung kwarto, ilang yung toilet, maliit lang, hindi ganun ka. May malaki, may maliit din. Depende kasi sa mga ano. Mahal din kasi ang bahay dito. May lupa, mahal din talaga. Konting ano lang. Eh dito, alam mo, ang katumbas dito ng halimbawa, pag meron kang isang flat lang dito, o ikaw may-ari ng isang ano, halimbawa, yung single attached na bahay, maliit lang yun. Pero sa Pinas, kapag yun, ay dinala mo yung pera doon, ang laki, million-million na yung bahay mo. Dito kasi ano, kahit maliit yung bahay nila dito, mahal din kasi. Importante, hindi ka nagano. Ayun nga, sobrang mahal talaga, di ba? Sobrang mahal. Yan, ang bahay ni Ruby, ang ganda, oh. Kahit ganun ba, malaki na rin yung para sa inyong tatlo, di ba? Ni Maxine, asawa mo, ikaw, may garden kayo. Tama na yun. Di naman, kasi pag malaki yung bahay ninyo masyado, malaki yung tax na ibabayaran nyo lalo. Yun ang pagkakaalam ko lang. Ewan ko lang, yun lang kasi pagkakaalam. Yun lang kasi pagkakaintindi ko kay mami. Kasi minsan, nag-open si mami sa akin regarding yan. So yun nga, si mami kasi syempre, dati kasi malaki din bahay nila. Hindi dyan yung bahay. Malaki yung bahay nila talaga. Kaya lang, nagkaroon ng cancer si daddy, kailangan ipagamot, diba? Kaya, binenta nila yung bahay nila. So, kumuha sila ng flat na maganda naman talaga. Malapit. Mahal din doon, kahit ganun ba, mahal din yung pagkabili nila. Hindi din basta-basta yung pagkabili nila. Kasi depende din kasi sa lugar yun eh. Na, mayroon doon na malaking bahay, pero yung lugar ba, mura lang. Pero dito, kahit maliit, depende nga sa lugar, diba? Mahal yung, ano dito, mahal yung bayad dito. Yung bagay, yung, ano tawag dito, yung market nila mahal. Oo, ayun nga. Yung, ganun. Kaya si mami, ayaw niyang magbayad na malaking, ano, malaking tax. Kasi nga, ibiri mo, kahit di siya nagtatrabaho. Ang laki kaya nakakalta sa tax niya. Kalahati ng ano niya. Ng pension niya. Hindi naman pala ang kalahati. Malaki pala. Hindi ko alam. Basta malaki nakukuha niya. Malaki nakakaltas na tax niya. Ayun lang, Ruby. Kaya ikaw yun. Hindi ko gano'n nasikaso si ano din. Si sino to? Si, yung anak mo. Yung Friday. Gawa nga ng pagod kasi ako noon eh. Maga ako nagising, ilang araw kasi kung puyat noon. Yung araw na yon bago mag-ano yan, limbawa Thursday, nagpalit kasi kami ng carpet. Ako, buong bahay, pinalitan namin. Buhat-buhat, no? Kaya ansasak ng mga buong katawang ko. Tapos balik na naman, ayusin na naman. Ha? Na alam mo, lipat bahay, ang hirap-hirap. Kasi yung task kinabukasan, kailangan kong gumising ng 7 o'clock. Gawa nga, susundin ako ni Ate Marlene, oh. Sinundo niya ako, mga 9 na, gawa nga nag-bisbuda siya bago ako bumunta ng ASDA. Kaya yun, namili kami ng mga lulutuin. Yun, pasalamat din ako kay Ate Marlene, kay Kuya Chris, sila nagluto. Tulong lang akong konting hiwa. Ayan, si bestie nila, yan, maraming salamat din kasi nga sa place niya, lagi niyang pinapagamit yung place niya. Yun, hindi pa rin siya nagbabago, ganun pa rin. Yun. Eh lang, walang kaartihan. Oo, mahal yung tax dito nga eh. Akala ko nga kapag halimbawa mag-ano ka, tatrabaho ka sa'yo na lahat yung kita mo. Hindi pala, no? Minsan kalahati lang talaga mapupunta sa'yo. Pero lang, ang kagandahan naman kasi dito sa UK, ang kagandahan sa UK kasi, ito lang ang nakita ko sa lahat ha. Kahit ka nagbabayad ng tax, okay lang. Kasi yung tax naman, napupunta naman sa mga ano, makikita mo napupunta naman sa mga yun nga lang yung mga liba nagbabakasyon dito, yung mga dito napupunta din sa mga charity, diba? Totoo naman yan na yung mga walang trabaho doon na din napupunta talaga yung mga tax ninyo binabayaran. Kaya lang kagandahan lang kasi doon pag kayo tumanda meron kayong makukuwang ano, pension. Hindi katulad doon sa Pinas, diba? Diba nagbabayad naman lahat ng tao sa Pinas ng tax? Wala, oh. Depende lang kung meron kang trabaho sa government, di ba?
kapag may work ka sa government, doon ka ano, doon meron kang ano, meron kang pension pag sa government ka. Pero pag wala kang, kung di ka nagtatrabaho sa government, at depende lang sa'yo kung maghuhulog ka ng mga SS mo, kung ano mga umano, lumalabas na kasi mga kailangan bayaran, ganyan-ganyan sa Pinas, diba? Yung mga ano, o doon ko lang magkakaroon ng pension, diba? Yun lang. Oh, welcome oh. Hindi ko na rin kayo nabalot kasi pagod na rin kasi ako noon eh. Alam niyo, pagod na ako. Parang gusto ko na umupo noon eh. Asawa ko makulit pa. Tawag yung tawag, hindi na ako makaano. Yun lang. So I should buy your house right here. What's that way? Yeah, yeah. Hindi, meron na. Bat lang. Ang sa Pinas, merong bat. Sa Pinas kasi may mga bat. Tapos yung bat ba na kinakas, lalo sa pagkain, minsan magugulat ka lang yung shit mo. Limbawa, kakain ka sa labas ng masasarap. Ini-speak mo, ito lang babayaran mo. Hindi, meron pang bat. So ngayon, isipin mo, saan napupunta yung bat, di ba? Yung bat? Hindi ko din kasi alam. Kasi napupunta yun. Basta yun lang, kaganda lang dito talaga sa UK. Pag tumanda ka, katulad ni Mami, biri mo, hardworking siya, lima yung trabaho ni Mami. Lima talaga yung trabaho niya. Tinan mo, laki-laki ng pension niya, hindi sa pag-aano. Ayaw niya pasabi, pero ako alam ko, laki-laki. Ayaw din pa. Sobrang laki basta. Na yung pension niya, pwede siyang mag around the world. Kaya yung ganun lang siya kaano kung magano nang magpalit ng carpet, kung ayaw na niyang gamit, pwede. Kaya lang very simple nga lang si Mami. Hindi siya nagpapakita na kung ano meron siya. Iyon ang kagandahan kay Mami. Ang kagandahan kay Mami, hindi siya yung kung ano yung ano, pwede naman siya pumunta sa gusto niyang puntahan. Yung ganun ba? Kaya lang hindi siya yung nagsyo-show na kung anong meron ba siya. Yun ang kagandahan kay Mami. Simple, pero kapag ano, misa nga, pag damit niya, bibili niya, no? Ang mama ng damit na binibili niya. Bili mo ang isang budget ko lang sa isang linggo. Isang damit lang niya yun. Samantalang ako, yung budget ko, pagkakasya, hanap pa ako ng sale para lang madami ko pabili. Ganun yun. Maganda dito, more work, more friends. Oo, totoo yan. Kaya ganun nga si Mami. Ang dami niyang trabaho. Tingnan mo naman yung ano niya. Yung sahod, yung pension niya, sobrang laki. Sa isang buwan, daig niya pa yung nagtatrabaho sa manager. Yung manager dito, ganun yung pension niya. O, alam niya na yun, ha. O, siyempre, pag mga manager dito, malalaki sahod, di ba? Ganun ang ano ni Mami. Kaya parang si Mami, isi-isi lang, kaya siyang ganyan, ganito, ganito. Alam mo ba, kapag dalawa lang kami ni Mami, kung sasami kumakain, gusto niya magagad, masasarap yung pagkain. Siya nagbabayad. Pag ako magbabayad, wag na. Hindi niya ako pinagbabayad. Pero pag nandiyan ang anak niya, binagbabayad niya anak niya. Pero pag ako, libre. Oo, ganun talaga sa Pinas, Ruby. Ganun talaga sa Pinas. Ayun. Hello, Revlon sa Saudi. Maraming thank you for watching. Sino pa ba? Hello, Insa. Hello, Jpoy Divera. Thank you for watching. Congrats again na. Ikaw na talaga ang champion ng mic. Ang ano, unang kita ko pa lang sa'yo eh. Talagang sabi ko itong galing nito talagang hindi pa kita ganong kilala. Isang beses lang kita nakita. Sabi ko, galing nito, malayong maano nito. Sabi ko, gano'n sa sarili ko. Tama ako. Kasi yung mga gano'n namang instinct ko, nagkakatotoo yun. Hindi ako nagkamali, diba? Anyway, kaya congrats. Sana pagpatuloy mo pa rin yung tumulong sa kapwa. Alam kong mabait ka. Alam ko naman yun eh. Kahit di ba lang tayo nag-uusap, alam ko yun. Nararamdaman ko din yun. Kung ano yung pagkatao mo, alam ko yun. Alam ko. Eh nga lang, wala lang kasing chance, diba? Ayun. Hello, Insan sa Marikina. Thank you for watching. Oh, yun na, diba? Ang ganda rito. Kaya nga minsan yun, ano eh. Totoo yan, ano, Ruby.
Minsan nga eh. Minsan yung asawa ko, kino-compare niya lagi dyan sa Pinas. Sabi ko, huwag mo i-compare. Lalo na minsan sa mga bata. Sabi niya sa mga bata, ba't di nagtatrabaho? Paano magtatrabaho ang mga bata? Eh, lalo na ngayon, pandemic. Isa pa, gagraduate pa lang si Justin ng college. Nautod pa nga. Dahil sa pandemic, di ba? Ang gusto niya magtatrabaho. Saan nga magtatrabaho, di ba? Pwede ba yung ganun? Minsan nakakasama din na ng dibdib. Kaya lang, inaano ko lang yung hinihingi. Excel ko lang na ganyan para intindihin ko lang ang asawa ko. Ayoko kasi na yung kino-compare yung mga ganung bagay. Kasi dito kasi, sino ba naman ang ayaw ng trabaho? Lahat naman ng tao gusto ng trabaho, di ba? Sa Pilipinas nga eh, nag-a-apply nga nahihirapan pumasok, di ba? Kaya nangyayari, gutong. Kaya ang mga nangyayari, magkakaroon ng krimen, di ba? Dahil wala silang trabaho. Yung iba, nagaling sa probinsya, kung saan sa probinsya, pupunta ng Maynila, ng mga person na pupunta sa Manila, akala nila, ganun kadali, oh. Na ano, kaya nangyayari, nagiging, yung iba lang ha, nagiging busabos, nagiging yan, natututo silang kumuha, yung alam mo na ha, kakaroon ng krimen, ganyan. Kasi yung iba naman, gusto naman talaga ng trabaho eh. Ang ganda kasi dito, ano eh, yung daming trabaho dito. Lalo na ngayon dito, yung mga, mas maano dito yung mga carer, yung mga mag-alaga din ng mga matatanda kasi dito. Ang ano nga lang dito kasi, ang di nga lang kagandaan dito sa UK, ano eh. Malungkot ba? Pero may mga pamilya naman ako nakikita na okay naman yung bonding nila. Pero yun dito naman kasi, yung parang lalayo na kasi ng mga anak nila, kung sa San Lupalop na sila, kanya-kanya na sila. Kaya naiiwan mag-isa yung matanda rito. Ganun. Gandali ka. Ingat po lagi dyan. Basta lagi kang mag-iingat dyan. Oh. Oh, thank you po, Ate Mila. Yung nga, lagi ako nag-iingat dito. Yun, mahirap kasi dito talaga. Na ano, hindi pala, maganda pala dito. Yun nga, ang kailangan mo lang dito, hard work. Dito, ikaw ang susuko sa trabaho. Kasi nga, masarap magtrabaho dito. Biro mo, magkano kikitain mo dito sa loob ng isang linggo. Yung iba kasi dito, every week yung sahod nila. Ang laki ng sahod nila, no? Biro mo, depende pa sa ano mo, sa knowledge mo or experience mo. Kasi dito, ang rate ng ano nila dito, dati kasi last year, ang alam ko lang, 8 pounds ba per hours. Pag mga dito, pero iba, may 15, may 20, may 25. Depende nga sa experience mo. May 15, may 13 pounds, ganyan. Per hour. Biro mo, halimbawa, dula lang tayo sa 10 pounds na lang halimbawa. Palagay natin 8 pounds. Eh, magkano nga 8 pounds? 700. Isang oras lang yun, di ba? Eh, samantalang dyan sa may, ano, sa Pinas, 8 hours yung magtatrabaho, o 12 hours. Ilang ano din yun? 5 pounds, di ba? Siguro mga 6 pounds. Oh. Isang buong araw mong trabaho, dito, more than pa dyan, isang oras lang nila dito. Dito ka na lang mag-work. Mag-asawa ka dito, Ate Mila. Para ano yung kani Kuya Lloyd. Mag-away kayo. Mahirap din dito makapasok sa ngayon sa UK. Hello, Jackie. Thank you for watching. Hindi, yung iba naman kasi, depende nga din sa mga kapasidad. Kung halimbawa masipag ka. Kasi meron din kasing iba na tapos dyan sa Pinas. Ang gusto nila lang mag-ano ng trabaho lalapit sa kanila. Pero ang kulang kasi sa atin, may kulang din kasi dyan sa Pinas eh. Yung syempre, aral ng aral, ito lang ang ano, hindi nila inaano yung dapat iti-train din sila. Kailangan nilang i-train. O dyan, diba 8 hours 500 sa Pinas? Eh dito, 700 per hour lang, isang oras lang. Yung sa mga maliliit lang, pero sa mga malalaki, bere mo. Kita nila sa isang oras, 3,000 pesos isang araw. Isang oras lang. Hello, Ate, nandiyan ka pala, kakawilam na. Andito ako, sabi ko nga sa'yo, lalabas ako, diba? Si Ruby din, nandito din kanina. Andito lang ako nakaupo, sa Del Pino. Nag-ano lang ako,
Kasama mo ba si Mia kanina? Tinitignan ko pa kasi yung primer game. Inano ko yung wala ng tao. Kaya pupunta na ako doon maya-maya. Abraham, hello Michelle. How are you now? Bibili ko ng cutix kasi mag-ano din ako, mag-cutix ako. Yun lang. Oo nga, kasama, walang bantay. Sayang no, hindi magkasama tayo kanina. Kasi sabi ko sa'yo, di ba lalabas ako? Tapos maligo. Ayos lang ako, ganyan. Tawagan sana kita kanina, kaya lang nakalive na ako eh. Paglabas ko, dumiretso lang ako kay Greg. Kay Greg, tapos yun. Yan ito. Copy-copy. So bakit na yung likod ko, kakaupo dun. Ilang araw din ako nakaupo dun, nakakailangan ko kasi yung kay YouTube. Ayun lang. O sige na ha. Paano na yan? Papalap na ako. Kaya thank you sa mga nanonood sa akin ha. At puputa na ako doon. Kasi kanina pa ako dito ng ano. Buti nga walang ganong tao kaya okay lang. Hindi ako nakakistorbo sa kanila. Diba? Ayun na lang din boses ko. Kasi yung mga bambaka, siguro may diferensya yata tenga ko. No, kailangan ko pa-check up ang tenga ko. Kasi pag nagsasalita ako ng ganito kanina, parang pabulong lang. Feeling ko pabulong lang yung boses ko. Sige na mga ano. To. Sabi ng asba, ano kaya ang pinaggagawa nila doon? Ayun. Ayan, mga MadamHikaw. Babay na po. Tawag dito, mamimili na ako. Bye.